Hey guys! Welcome to my channel. This is again Super Tinderang Nanay, ang inyong super tindera na super nanay pa, ang tinderang Mendoreña. For today's videos guys, ang i-share ko naman sa inyo ay yung ginagawa ko kapag wala ako sa tindahan. Ayan guys, kala po siguro ng iba doon sa palengke, sarado si Super Tinderang Nanay. Bakit kaya? Siguro nagre-relax-relax lang yun. Nagpapahinga siguro yun. Hindi nila alam guys, ayan, yung bintana ko guys, ayan, ang bintana ko, masyado na tapat sa sinag ng araw guys, ano, ayan, yan ay akin pong napunasan na, ayan, ilan po yung bintana ko na yan, ayun yung isa, andun pa yung iba, ayun guys, napunasan ko na, alam nyo naman ang mga super nanay, talagang ganyan, diba, kapag habang nagpapahinga sa hanap buhay, sila po ay naglalaba, nagluluto, at naglilinis ng bahay, ayan, o ayan, linis ko na, next ko pong gagawin ay ang pagmamap. Just sharing lang naman po guys ha, talaga lang eh. Ito po yung ginagawa ni Super Tinderang Nanay kapag wala po sa tindahan. Naglilinis ng bahay. Kaya nga lagi kong sinasabi sa inyo, ako po ay Super Tindera na, Super Nanay pa. Ayan, Tinderang Mendoreña. Linis-linis muna tayo ng bahay. Ayan, nasa na po ba yung map ko? Ay ito, ayan. Ay, ito guys, ang super nanay. Ayan, lilipat na. So, ayan guys. Ang aking hiwagang carpet guys. Dami kong ginagawa guys kapag wala ako sa tindahan. Kala ng mga kasama ko eh, ang super tinderang nanay eh, nagpapasarap lang sa buhay. Hindi nila alam eh, naglilinis ng bahay. So, ito po bali yung rest day ko. Paglilinis ng bahay, ayan. Minsan sumasama sa bukid para alamin ko po kung ano ang lagay ng bukid. Dahil ang mga lalaki po, hindi katulad natin mga babae na tinitingnan talagang maigi. Or nagdi-decision sila nang sila lang, hindi po yan. Kailangan mo ring mag-decision bilang isang asawa sa bukid. Ganun po kasi yung asawa ko, hindi po siya nagdi-decision nang hindi ko alam. At ganun din po ako sa kanya. Lahat po ng decision ko sa buhay ay kinukonsulta ko muna sa kanya bago ko gawin. Ganun din po siya sa akin. Yun po yung isa sa magiging matibay ninyong pundasyon na mag-asawa. Napansin ko lang po, ano, just sharing lang po, ano, total super nanay ako today. Hindi ako super tindera. Sa palengke, guys, karamihan sa mga nalulubog sa utang na mga tindera, yung pong mga nanay na takot sabihin sa asawa na sila ay may utang, may lending. Ayan, ang nangyayari po, takip sila ng takip, utang sila ng utang. Ayan, sa mga ibang mga utang, uutangan, tapos sa takip dun sa isang utang hanggang sa dumami na po ng dumami. Tapos kapag hindi na po talaga kaya, mamalay-malayan, daang libo na, ayun, bago lang po malalaman ni asawa kapag sobra-sobra-sobra na as in lubog, away po yung inaabot. May iba pa nga po dyan akong nakilala, hanggang sa naghiwalay na kasi hindi ini-expect ng lalaki na ganun na po pala ang nangyari sa kanilang mag-asawa. Kaya yun nga po ang pamagat ng ating video today na sinasabi ko po na dapat po, bilang asawa, lahat ng ginagawa mo ay sinasabi mo po muna sa asawa mo. Ganun din po sana yung lalaki sa'yo. Yung asawa mong lalaki, ganun din po sana sa'yo. Bago po siya may trabaho hing iba nga sa bukid or may decisioning iba, ayan ay sabihin mo na sa iyo at pag-usapan ng maayos, di ba? Ganun po sana. Pagka ganun po ang mag-asawa, yung buhay nyo at yung negosyo nyo po ay asahan ninyong aangat. Promise po, subok ko na po talaga yun. Kahit po halimbawa, gusto kong sa co-op namin sa palengke, ano, gusto ko minsan na pag umuutang po ako, syempre, kapag umuutang po ako doon, nagsasabi po ako sa kanya, pa, mag-loan ako sa ganyan. Sasabihin po nun, bahala ka, basta siguraduhin mo lang na kaya mo lang hulugan. Huwag kang mangungutang ng hindi mo kayang hulugan. Kung wala ka ng maraming paninda, ay di, kung ano lang yun nandyan, yan lang yung itinda mo. Hindi yung laki mo maglaw na eh, hindi mo naman ikakayang hulugan, dyan ka mag-aumpisang maglubog. Ay di, ayun po, sinusunod ko siya, maganda naman ang aming kinalalabasan.
So, yun po yung tips ng inyong superintendera today, ha. Maikli lamang po ang video ko sa inyo. Ang pagsusunura ng mag-asawa, ayan. Huwag ka pong magdedesisyon nang hindi alam ng asawa mo. Ayan. Lahat ng bagay, lahat ng desisyon, dapat lahat ng ay alam ng asawa mo. Hindi po yung mauna pa makaalam si kumare or si katabi, si kamaripisan, kaysa sa asawa. First, dapat asawa mo yung gawin mong best friend. Mas maganda po ang magiging takbo ng buhay mo. Ayan. Hindi ko naman po sinabi sa inyo na hindi kayo makipagmaritisan o makibagi sa ibang tao. Basta ang lagi ko po sinabi sa inyo, una at higit sa lahat, maging, ano po tayo sa ating asawa, maging close, maging wow! Sa lahat ng ating nararamdaman, lahat ng ating gagawin, at sigurado pong kayong dalawa ay magkakasundo. Matuto lamang pong magbigayan, ano? Yan. So, yan po, isa pa yun. Ano, noon pong una ako ay, una kami mag-asawa, ay super sa maldita po ako. Ayan, super sa maldita. Lahat ng decision ng asawa ko ay aking kinukontra. Ayan. So, pero ngayon po, habang tumatanda kami, matanda talaga, guys. Ay, matanda na talaga, guys, kasi may apo na kami. So, habang tumatanda po kami, ay natututo ako, natututo po akong mga umunawa at magtimpi. Alam niyo po, madali lang pala. Madali lang pala. Hindi mo kailangan laging kala mo, gusto mo ikaw na susunod, no? Matuto ka rin po sumunod. Ganun din po siya sa'yo. At kapag ganun po ang nangyayari, siswertehin kayo sa buhay. Ako naman po hindi ko sinabing mayaman. Ako po'y tama lamang. Pero basta, matuto lang po tayong sumunod sa asawa natin. Magbigay, ganyan. Magpakumbaba, ganun din po siya sa atin. At mag-usap po ng maayos ay tayo ay magiging maayos ang buhay. Sa negosyo po kasi, isang tips po ulit ng super tinderang nanay, parang ano, ito po yung narinig ko lang rin, ano, lalo sa mga kaibigan po, chick guys sa negosyante. Ang sabi po nila, malas sa pagnegosyo yung mag-asawang laging nag-aaway. Take note, ayan. Sabi daw po, kapag nagnegosyo ka, malas kapag laging nag-aaway ang mag-asawa. Ayan, mamalasin ka sa libyo. Maaring nga po siguro ang totoo. Ano, pero dapat po yun ay sundin na lang natin para maiwasan nating manubog sa ating negosyo. So, hanggang dito na lamang po ang aking video. Maraming maraming salamat po ulit. Ito po uulit ang inyong super tinderang nanay. Super tindera na, super nanay pa. Ang tinderang Mindoreño. Guys, dito sa amin sa bahay ay mahangin. Tinanggal ko po yung mga kurtina ng mga bintana ko. Ayan. Ito, jealousy po ito kasi. Nilinisan ko. Tinanggal ko yung kurtina. At napakahangin. Diba? Napaka-presko po. Oh. Hindi mo kailangan ng electric fan or aircon. Ang sabi ko po ay hindi na ako magkakabit ng kurtina. Ganyan na lang muna siya, guys. Kaysa naman ay kulob na kulob yung bahay. Saka na po ako magkukurtina kapag hindi na masyadong mainit ang panahon. Sobrang init ngayon, guys. Mayo. Abril, Mayo. Sobrang init po talaga yan. Kaya, ayan, hindi na kailangan ng electric fan or aircon dito sa amin sa probinsya, guys. Kapag gabi, binubuksan ko lang yan, guys. Total, may grills namang orig-orig sa labas. Ayan, may bakal naman po yung orig-orig sa labas. So, hanggang dito na lang po ulit. Bye-bye. God bless us all. Sana po may napulot kayong aral sa akin. Tips, ano? Ang tips po ulit ni nanay ay number one, lahat po ng gagawin natin, dapat at didesisyonin natin, dapat isabihin natin sa ating asawa, maging open po tayo sa kanila at maging close sa kanila. Mas unahin natin na maging close sa kanila kaysa sa po sa ibang tao. Ayan. At ang pangalawang tips ni super tinderang nanay ay huwag po laging mag-away yung mag-asawa kapag may negosyo. Kasi sabi daw po ng inchik ay malas. Pag lagi away mag-asawa, malas negosyo. So, bye-bye!